Magandang araw sa inyo mga kabarangay, mga kabalitaktakan para sa programang ito, ang Barangay Ugnayan sa Kaundaran. At ako po ang inyong host para sa araw na ito na lagi ninyong kasama, napaka-sweet at kaisa ninyo para sa kaundaran ng ating bayan, ang Bansang Pilipinas, Brother Chino Albacentes. Ngayon ay narito tayo sa paaralang elementarya, mababang paaralang elementarya ng Payatas B dito po sa Quezon City. Payatas ito ha, ang area na to na kung saan ako ay namumuhay. At dito rin ho ay makikita natin ang kagandahan ng paaralang ito at makikita rin po natin kung paano pagtuturo ang pinakalihim at pinakamahirap na sitwasyon ngayon na ibinigay at iniatang sa kanilang mga balikat ay ang pagtuturo ng online at ang blended learning. Gaano kahirap ito na gumagamit tayo ngayon ng module. At para magpatuloy tayo sa ating panel at sa ating balitaktakan, narito po iniharap ko po sa inyo mga teacher na magpapakilala ko sa kanilang ipinigilala ng kanilang principal. At mga kabarangay, napakahalaga nito ang ating principal ng Payatas B Elementary School, no other than Dr. Teresita Tumpil. So, magandang araw po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng aming minamahal na SDS, Ma'am Jeneline Corpus ng SD of Quezon City, at sa ngalan ng aking mga 137 teachers dito sa paaralang elementarya ng Payatas B, kami po ay nagagalak at kami binigyan ng pagkakataon na ma-interview sa pamumuno ni Brother Gino. At syempre, kasama ko ngayon ang aking grade 3 chairman, si Ma'am Janet Cavite Aquino, si Ma'am grade 1 chairman, Ma'am Glenda Panuncio, ang ating master teacher 1 ng grade 6, Mr. Danilo Diaz, ang ating teachers club president, Mr. Jerry Wakan, at isang grade 6 teacher. So, sa panahon po ngayon, alam po natin na ang panahon po natin ay nasa pandemic, yung COVID-19 pandemic. Pero kami po dito sa Payatas B Elementary School, sinisikap po namin may deliver our quality education sa aming mga bata. Kahit kaano mahirap, siyempre nandito po kami para sa pagsisyatisya sa mga bata para Payatas B. Ngayon, ako po ay may mga katanungan na pilit na umuupil sa ating isipan. Ano mga kabarangay, malamang sa inyo din ganito rin. Ano ho ba ang buhay ng teacher, ang pagkakaiba sa panahon na kaharap ninyong tinuturuan at ang panahon ngayon na tinuturuan natin through internet? Alam naman natin ang kalagayan ng internet sa ating bansa, no? Siguro baka itong pangako ng Pangulo na middle of the year ng 2021, gagana ng pangatlong network. Alam naman natin na merong kabagalan ng internet natin. Paano mo ang kalagayan ninyo bilang nagtuturo? Sino po ang maalis sumagot? Bilang grade 3 chairman ng aming grade level, unang-una po sa lahat nung sinabi po na matutuloy ang school year 2020 hanggang 2021, kami po ay biglang nagulantang, ngunit sa awa at tulong po ng aming SDO, marami pong iniatang na mga modalities dahil doon sa basic education learning continuity plan, mayroon kaming mga pagpipilian po at base din sa inilabas na LTSF. Yun po yung survey na kung saan ang mga magulang ay malalaman namin kung saan sila maaaring maaaring nilang gamitin para matuloy at matuto ang mga anak nila. So, sa dami po ng survey doon sa populasyon namin na humigit kumulang na 5,000, meron pong more or less 30% na namili ng online. Pero alam naman po natin na ang online through the internet, alam natin na napakabagal na po. Dahil meron pong pagpipili ang blended at ibinabang po ng DepEd na gumamit kami ng modules. So meron po kaming alternative. Dito sa school, meron po kami online every Monday para kahit papano ay mayroong maibahagi sa mga bata.
magulang kung ano yung gagawin nila within that week. Dahil meron din pong ibinabasa sa amin na kailangan makagawa kami ng work-home learning plan na siyang guide para sa mga parents. So, sa kabila po ng naibabang mga DepEd orders na amin pong susundin, hindi po lahat ay kaya po matugunan kung ano yung dapat para sa mga parents. So, napakahirap sa sitwasyon. Nakikita na natin ang yun. Sa ating teacher sa grade 1, ano ang ginagawa ninyo ngayon? Anong hirap ang dinadanas ninyo ngayon na alam naman natin lahat na ang pinakamahirap na pagtuturo ay sa grade 1. Yes. Dahil nandoon yung pagpuporsige na matuto ang bata, maintindihan niya ang pagtuturo at ang pagbabasa. Hindi ba importante? Paano niyo ginagawa ngayon ang inyong pagtuturo para matuto ang bata? Kami naman po, kami mga grade 1 teachers ay nagpulong-pulong kami kung ano ang mai-share namin at may babahagi namin sa mga bata. So, nagmi-meeting din po kami kahit gabi para sa kinabukasan na aming ipapagawa sa mga bata. So, napag-usapan namin na gagawa kami ng mga babasahin na pwede gamitin ng mga bata. Tapos, yung mga nag-online po, nakakasunod sa pagpapabasa, yung mga wala pong internet, ginagamit lang ang messenger. So, nagagawa po kami ng voice record na susundan din ng mga bata. Tapos, isesend namin sa group chat. So, sabi ng mga parents, ma'am, maraming salamat po kahit papaano nakakasunod ang aming mga bata. Tapos, ma'am, ang ano po namin, kasi po, hindi po lahat kami mayroong cellphone. Nakikisuyo lang po kami sa aming kapitbahay, kaibigan. So, pag nag-ano po kami, nag-online, nandun sila, dalawa sila doon sa, sa mobile or sa tablet. Nandun silang dalawa. Sabi ko, okay lang po yun. At least nakikita ko yung bata na nakakasunod din. At nasi-check namin at naisasayos namin ang tamang pronunciation ng bata. So, yun po ang kabutihan din na may pagpipilian din kami. Dito po ba'y narating tayo ng programa ng ating Mayor Joy Del Monte na nagpapahiram ng tablets sa mga pamilyang walang kakayanan na makabili ng gamit? Sa ano po? Sa grade 1 po, wala pa po. Sa grade 1. Pero sabi naman po, may darating. So kami po ay ng mga teacher na kung sino yung mga parents na pwedeng manghiram doon sa tablet, ililista na namin. At saka tinitingnan namin po talaga kung sino po talaga ang wala at saka ang meron. Okay. Ganito po. Sa ating, lalo na sa upper, andoon ng medyo kapag kakaharap ninyo ang mga estudyante, lalo na dito sa grade 4, grade 5, grade 6, andoon na yung medyo tigas ng ulo sa pagsunod sa aralin. Di ba? Minsan, nahihirapan na tayong kaharap natin bilang teacher. Kasi, second home ito eh. Ito ang importante, second home ito. Kayong pangalawang magulang, mga bata. Paano ninyo dinadaan sa paraan ng online ang pagbibigay ng turo doon sa mga grade 4, grade 5, and grade 6? Yun ang mahirap. Di ba? Paano mo yun? Sir? Ito ay through messenger na lang namin ginagawa. Unang-una kasi ang problema din sa online, unang-una ang mga bata wala silang gadget, pangalawa wala silang internet. So how come na matututo sila? Then ang ginagawa namin, through texting, tinitext namin kung anong gagawin o mga dapat na lesson, itinitext namin doon talaga sa wala talagang internet o gadget. Doon naman sa mga meron sa messenger, through messenger lang nun, doon namin binibigay yung mga libawa kung ano papagawa based on the modules at saka sa MEC yun. Talagang kumbaga, nandun talaga nakabase yung aming pagtuturo through MEC and through mga reminders. Doon namin yun inang sa messenger. Sir, maraming salamat. Sir, sa palagay niyo po, itong panahon na ito na hindi niya nakakaharap ang estudyante,
ano ang pinakamabisang method na pwede ninyo i-suggest sa pamahalaan na pwede pang makatulong para mas lalong maabot ang kabataan? Dito po sa Payatas, sir, medyo mahirap po talaga dito sa Angeles nato, doon sa communication. Now, maganda po sana kung may balik pair, pinaka-the best po dito sa Payatas na face-to-face, pero base po doon sa advice ng AITF, hindi po pwede. So, AITF? Oo, yun lang po yung best way dito po sa area namin kasi po, kulang po talaga kami sa gadget, internet, tapos yung pamamaraan ng pamumuhay din po sa Payatas, sobrang hirap po talaga. Kasi po one time po, may estudyante po ako na, sir, nangutang po yung mama ko ng pampalood sa internet. So, ano yung gagawin ni teacher para ma-meet yung point na kung saan kami magtagpo na naibibigay namin yung quality na education. Ang ano lang po na yung talaga, face to face, kaso nga lang po, yung ano lang po, dun sa COVID lang po nang karang problema. Yun lang po. Sa aming Dr. Teresita Dugpit po, ang principal ng Payatas B Elementary School, ano po ang nakikita pa ninyong suliranin para kasi napipil ko ngayon ha, yung hirap na dinadanas ninyo bilang teacher eh. Kaya lang ito ay sinumpaan. Hindi ho ba? Nanumpa kayo dito, may oath kayo para magturo at mahalin ang inyong tinuturuan. Ano mo ang nakikita pa ho ninyo na nagpapagigan sa pagtuturo sa panahon ngayon ng mga kapwa ninyo? Siguro po yung sa ngayon naman, purely modular. So, nagpapasalamat din kami dahil si ating Mayor Joy Belmonte na nagbigay siya ng tablet sa mga high school. Sa kanyang po, sinama na niya po ang 106. Ngayon. Kaya lang po, ang ginawa lang po ngayon, nag-survey lang po kami kung sino po ang interesado ng magulang na makabayin ng tablet. Yun lang muna ang ibigyan. Pero sa nakikita ko po, parang halos buong grade 6 ay bibigyan na ng tablet. Kasi po, mahal ang printing na modules, isa pa rin sa problema, parang kulang na po tayo sa pondo ng ating gobyerno. So doon na po ilalagay yung mga modules sa tablet na yun. At meron silang ibibigay na load monthly doon. At yung tablet na yan, sabi nila, magagamit kahit offline, kahit walang internet. So ngayon, ang sinasabihan kami na kinukuha na rin yung number ng grade 5. So siguro, kasi yan po eh, hindi namin maabot ang aming mga bata na totally lahat. Kasi kung mag-online man ang mga teachers, kahit 15 minutes lang, sumisigaw na yung nanay, wala na po kaming load, ma'am, sir, wala na, tutol na. So, ang ginagawa na lang po namin ngayon, yung dinidistribute namin mo, yung self-learning na lang po sila. Nakakaawa din po kasi yung mga nanay po na hindi naman masyadong nakakaintindi, wala, may tutulong sa mga anak, pero wala ko tayong magagawa. Basahin na lang kung anong prosedyo doon, paano sabutan. Then sa abot na kami makakaya, kung wala internet, pwede naman cellphone, tinitext ng teacher kung anong gagawin. So, inaabutin namin kahit kung paano kasi hindi nga kami pwede mag-face to face. Kung bibigyan po namin kayo ng pagkakataon, mga minamahal namin mga guro sa panahon ng aming minamahal at principal, ano mo ang nais ninyo ipanawagan sa ating pamahalan, lalo na particular sa ating Defense Secretary at sa ating mahal na Pangulo? Makikilig sa atin ang Pangulo at ang tenga niya ibibigay sa atin para masolusyonan itong hirap na inyong dinaranas sa ngayon sa pagtuturo. Kayo po, ano po ang nais ninyo ipanawagan? Suggestion, panawagan, na maaaring pwedeng gawin pa para mas maibsan yung hirap na dinaranas nyo sa pamamagitan ng ganito. Dahil nakikita mo namin, kaya pinaprioritize ng PMTV na kayo ay makausap. Ano po ang nais ninyong isuggest at hilingin sa pamahalan natin, particular sa ating Defense Secretary at sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa? Go ahead po.
sir? Bukod doon sa aming modula, yung learning sa modula, I suggest kung pwede na mag-face to face. For example, ang pupils per section is 30, 35 ganun. So, pwede naman i-divide yun into 3. Then, diba, 10, so 30, or 12, and WF. So, at least, or PT8. So, at least, meron contact, meron na face-to-face na na-check. Na ma-check yung bata kung talagang gumagawa o hindi. O anong ginawa nyo nung Monday? So, kung in WF ka, just i-aan mo naman yung another group or another set. So, at least, mamumonitor mo yung bata kung talagang may ginawa dyan sa module. Kasi, kung hindi talaga natin i-namumonitor na face-to-face, kasi hindi naman natin alam kung naka-online nga sila, hindi naman natin alam kung talaga sila ay nakikinig o hindi. Pero nag-games yun, hindi natin masabi, di ba? Kasi hindi naman sila nakikita. So, suggest na, kung pwede, i-divide yung one section na MWF, PTH, then yung time. Yun lang po. Kaya pa po, may dadagdag pa po ba kayo? Sa atin naman po, kasi sana po, at pinapanalagi na lang namin na sana nagkaroon na ng bakuna. Sa COVID-19 na pandemya sa atin ngayon. So, sa amin naman, siguro habang wala pang bakuna, yung tablet na yan, pwede po sana hiling na lang po namin. Siguro sana mabigyan na lahat. Mabigyan na lahat from grade 1 to from kinder to grade 6, sa aming elementary yan. Kasi, at bibigyan niya sana nila yung teacher ng laptop. Para may magamit din yung teacher na magturo habang wala pang bakuna. Napakaganda siguro, ma'am, kung mag-gobyerno ay may sariling internet. Oo, yun ang suggestion ko naman. Diba? Sana talaga magkaroon ng sariling internet ang mga bata para naman kahit halimbawa, dinivide, katulad kay sir, hindi kami pwedeng face-to-face o pwede lang naman hatiin, pero online pa rin sa pagpapabasa sa grade 1. Kasi ang talagang namin ay makabasa at makasulat at maunawaan ng mga bata ang kanilang mga binasa. Oh, meron so, kami napuntahan. Okay, kailangan talaga ang internet. Katulad nung nagpapabasa ako, bigla na lang nawala, ma'am, wala na po kaming internet. Wala na po akong pampaload, ma'am. So, masakit sa dibdib ko na yung passion ko, yung entusiasm ko na matuto yung bata sa araw na yun, parang naputol. Meron kami napuntahan lugar na ang bawat mayor ay nagpakabit ng internet para po sa lugar na yun. Kanya-kanya. Sumasagap ng internet na mas malakas. Tapos ipinabato niya sa malayo. Parang meron na pong ganyan ngayon ang plano ng kami. Oo, yun. Kahit saan. Tapos ang load ng internet na yun, ang load ng internet na yun ay binabayaran ng municipalidad. Oo, lalo sa Bulubuglo, pinapakailap. Gumagamit niya ng two-way radio. Ngayon ganito, nakita na natin ngayon kung ano yung pinaka-inner problem. Internet. Yes, internet. At unprepared ang government, ang ating education, Department of Education, para sa mga sitwasyon na katulad. Di ba? Kaya hindi naman natin sinisisi kasi tayo ay sumusunod lamang. At tayo mga talagang mahal natin ang aming bayan, kaya kahit papaano anong hirap pinagawa natin. Tayo naman ay nasa 34 county. Oo, expected natin. Nasurpresa tayo sa sitwasyon nito. Oo, at pinapaalam sa atin ang mga bihas ang doktor na hindi solusyon ang bakuna. Yun nga lang ang nakakalungkot. Makakatulong para, kasi ang sinasabi nila hanggang kahapon, sa mga news feed ay ang bakuna ay bubuhayin lang yung immune system natin para labanan yung COVID-19. Pero hindi siya ang panlaban talaga doon sa COVID-19 kundi yung immune system pa rin natin. Yung bakuna ay gigisingin lang, tutulungan lang ang immune system natin. Parang katulad niya sa polio na kapag tayo ay tinurukan ng anti-polio, hindi 100% kung di magkakapolyo ang mga. Tayo pa rin ang magdadala ng tulong para sa sarili natin sa pamilya. Hindi solusyon ang bakuna. Kung tutuusin, tulong. Yun ang inuulit-ulit ng mga doktor. Editorial, maraming salamat po mga mahal namin mga guro.
sa aming pong DepEd Secretary, hindi ho namin kine-question ang ating edukasyon sa ating bansa. Ito ay editorial. Ang hinahanap po namin sa aming mahal na Secretary of Department of Education, nawa bago, dahil alam naman natin na may pandemya, nawa bago sana inilatag ang ganitong programa, pinag-aralan kung paano palalakasin ang internet dahil doon tayo dadaan ng pagtuturo. Kung ano-anong pinaglagyan natin ng ating budget para sa pagtuturo natin, pero nakaligtaan natin na ang particular, ang mga internet na natin, halos hindi gumagalaw. Yun nga lang, hindi pa nga ginagamit ng DepEd, paog-paog na eh. Lalo pa, nakikipag-agawan tayo ngayon. At sa aming minamahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang PMTV po, ang Philippine Media Television, ay lagi nakasubaybay po at sumusunod. Kami po ay suportado namin ang inyong mga panukala. Hindi mo namin maintindihan kung bakit Pangulo, Tatay Digong, hindi ho nasunod yung gusto ninyo na ipagpaliban muna ang pagtuturo sa mga bata sa pamamagitan ng internet as long as wala ang bakuna. At naharap tayo ngayon sa kahihiyan na sa buong bansa natin, ang ibang bansa po ay napakaganda ng pagtuturo through internet at ang pagtuturo sa mga kabataan. Pero tayo ngayon, paong-paong ho, wala natututunan ang mga kabataan. May mga nagre-reklamo mga magulang na wala na nga silang makain, naghahanap pa ng pang-load. Makapag-load naman ng 50 pesos si sandaan, sa sandaling oras, kinakain ng internet, kinakain ng kumpanya. Kaya wala mapupunta ng pagkatuto ng bata. Kaya, Pangulong Digong, sa tingin ho namin, sa tingin lamang ho namin, opinion namin, mukhang paatraso ang takbo ng ating edukasyon pag ganito ang paraan ng sistema ng internet. Internet lang, internet. Tama nga ho siguro, Pangulo, na i-take over na ng government ang dalawang telecommunication, ano po, para kahit paano, may isa ng paghihirap ng mga guro na ito, ang mga bayanin ito. Kaya, Pangulo, nananawagan po kami. Kung maaari po, masolusyonan pa po, madagdagan naman yung kahit pa paano, mabawasan yung kanilang paghihirap at may turo ng tama sa kabataan. Dahil ang ating pag-asa para sa bayan ay ang mga kabataan. Paano kung ang mga kabataan magiging pag-asa natin kung sa internet pa nga lang, hirap na hirap na, hindi maarating ng pagtuturo. Kaya ito po, maraming salamat at kami po ay inyong pinaunlakan ng Philippine Media Television Incorporated sa ngalan po ng aming television network. Ay ipaabot po namin sa mga pinangungkulan ang paghihirap na hindi nakikita sa ngayon. Kung tutusin po, hindi nakikita ang inyong kabayanihan. Ang nakikita ang kabayanihan ngayon, yung mga on the spot. Pero ito, kaya pinilit namin kayong abot para ang kabayanihan ng mga dakilang guro ay maiparating. At the first time na nag-interview po kami at nakita namin ang kalagayan, mismo sa Payatas Elementary School, dito po sa Payatas, Quezon City. At sa inyo po magsisimula ngayon, ano pa mga dapat na gawin? Pero binabati po namin kayo kasi kami po ay nag-ikot-ikot at tagtanong-tanong sa mga magulang. Sila man po ay napipilitan na talaga na makipagtulungan sa inyo dahil sila man ay nahihirapan sa kalagayan. Ang nagiging problema lang, load. Pahiramin ng tablet, kung wala naman pang load, problema. Pahiramin ng tablet, kung mababasag naman at mawawala, pananagutan. Responsibilidad, bayarin na naman. Kaya, gadget. Kaya, yun ang mga encounter namin kanina. Pero, wala pa silang reklamo tungkol sa pagtuturo sa inyo, bagkus binati pa ng mga magulang na na-interview namin at tinalabas din namin sa television, yung interview namin sa ibang magulang na sinasabi nga nila, kayo daw ay napaka-tsaga na ipaabot sa kanila ang dapat matutunan ng bata. Kaya mga kabarangay, palakpakan natin ang barangay.
Class B Elementary School dahil ang mga magulang mismo in-interview namin ang nagsasabi ng kanilang kadakilaan ng kabayanihan. Muli, maraming salamat po at pagpalangin po kayo ng Panginoon that padalan pa kayo ng lakas ng loob, tibay pa ng dibdib, madagdagan pa ang PC baga. At sa inyong mga kabarangay, muli isang episode ang ating pinang labas ngayon. At subaybayan nyo ho, may karugtong pa ho ito. Haharapin naman ho natin ang DepEd Secretary at ang mga school division office para makausap natin ng mabuti. Ano pa ang mga backup plans para matulungan ang mga dakilang guro? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli ito si Brother Gino Albacentes, ang inyong kaisa, kabalitaktakan para sa kamularan ng ating bayan, Brother Gino Albacentes, para sa Barangay Ugnayan sa kamularan ng Philippine Media Television.